Mula sa malaking bus ay lilipot po kami dito sa maliit kasi hindi makaakyat yung malaki doon sa Mount Tabor. So ito po ang sasakyan, 10 by 10 po ang laman nito, akyat doon sa Mount Tabor. Paakyat na po tayo doon sa Mount Tabor. Dito po nangyari yung Transfiguration. Dala ng ating Panginoong Kristo ang kanyang tatlong mga apostol, sila si St. Peter, St. James, at St. John. At doon po nag-appear ang dalawang propeta, si Prophet Moses and Prophet Elijah. So nasa tuktok na tayo ng bundok. At meron pong simbahan dito, ang Church of Transfiguration. Kasi anong ginawa ako? Matagalong punta ng masaya, magka. Buwan ka ng agotis pa. Buwan ka na niya. Stay pa. Stay pa siya, oh. Stay at the... Ganun siya. Stay siya, pero lais na. Church of God na, is there? Church of God. Church of God. Wait, I'm still. How many kilometers from there to Mount Tabor? From the bottom to here? 3 kilometers. About 5. Ala kaming kilometer na ito. بس في منهم منطقة الجليل يعني فيها منطقة انت من اي بلد؟ انا مدبوري زي من هون، انا بشتغل هذا الشغل، انا عندي شركة تريلات هذول بساعد ابوهم باقي بالصف وصاحبي. بس تعرف انا كثير بحبهم. انا شو صار معي؟ وقعت من ظهر التريلا على فقارة على الزفتي، انكسر الحوض والاجر. So approaching na po tayo doon sa simbahan sa Mount Tabor. Nakikita na natin doon sa malayo yung cross. Transfiguration. ذبحونا هاد يهود ها ذبحونا يا زمريت اليوم السبت ما بيجوا بيطلعوا تيوليم لا كل اسبوع اللي بيسخ كان هيك ذبحونا على ابوهم ذبحونا ذبح بس خلص ولا لو شفت الصبح ما بتقدرش تمشي بالجو واليوم السبت تسكر الظهر الكنيسه انا كنت اجي الصبح بس تذكرت انه اليوم السبت قلنا لا نيجي بعد الظهر احسن فاكيد الكل اجى الصبح مشان يلحق خلونا نتسكر صح؟ كانت عجقه يعني ما انت شفتي بتقدرش تلقى في دقيقه؟ لا والله بس بس وجهك طيب يلا روح المره الجايه بدي اسكر عليك بطلوع يلا اطلع شافني يسمي شافني موقف شفت شافني مش واقف هناك So andito lang tayo sa parking area, maglakad tayo doon mula dito. Let's go. Tayo.
Dito tayo po tayo sa gate ng Church of Transfiguration. Kaway-kaway naman. Hi. So yun po ating magandang kasamahan. Ito ang Luis team. Bus number one. So maraming bawal dito. Pag pupunta kayo dito, tandaan niyo ito po ang mga ipinagbabawal dito sa loob. Okay, Joyce. Yes. Where is May? She's not here yet. No, May is here. Come. Let's go straight. I'm here. Yeah. Okay, very good, May. You are a good leader. Everybody here already? No. Not in the toilet? Okay. I will go to one of the church. Just send everybody towards the church. Okay, if you finish, come to the church. Come. Let's go. Enjoy the church. If we have time, spend in the church. Brother. Hello. Matusok kanta. So nandito na po tayo sa gate ng Church of Transfiguration. So dito sa bundok na ito, naganap na nag-transform ang mukha ng ating Panginoong Kristo. Na isang napakaliwanag, suminag yung kanyang mukha. Pwede magdala ko nani? Sidling? Dala to dito, buhay baka ni dito? Pagkaganda ng bulaklak dito. Muram ng agbati, brad. Pwede baka ha? Hindi ninyo, napakagandang bulaklak. So dito to sa entrance ng ano? Very unique yan siya. Kala ko plastic. At least sa mga flower lovers. Parang merong iba ano sister. Yellow. So dito po sa harap ng masira. Simbahan. And what does it kind of clue in this little passage? But on the way down the mountain, it says in many of the scriptures, what does Jesus tell the Peter, James, and John? Yeah, you can see this is just between us. Internos, right? Between us. Internos relation, just so that three guys. So nasa harap na po tayo ng Church of Transfiguration. So nandito po ang simbahan ng Catholic Church.
dito sa lugar na ito. So papasok na po tayo. Meron po nagsagawa ng misa doon sa ibaba. Nanood po si St. Peter at saka si magkapatid na St. James and St. John sa gitna ng ating Panginoong sa Kristo, at nasa tabi naman niya si Moses at yung isa si Elijah. Ito po yung simbahan nasa tuktok ng Mount Tabor. Yun naman ang nasa ibaba. Yun ang tanawin mula dito sa bundok.
about the corner? You can see actually the foundation. Well, me too. He started out this morning. He thought he wasn't going to make it. He said, I got to go back. But then, I don't know. Who see the Lord carried you back. Yeah. You're here. Yan po ang tanawin. I didn't know where the bathroom was. I didn't want to be. I didn't know. Looking around in the church, I didn't want to be out of the church if you were in the church. It doesn't mean anything. Hello, nandito tayo sa Mount Tabor. Kung saan nagbago yung mukha ni Kristo, pati yung damit ni Kristo. At yun po ay palatandaan na si Kristo ay hindi ordinaryong tao. O, dito po sa lugar na ito. At nakatayo dito yung Transfiguration Church. So walang ibang relihiyon dito? Wala, wala. Wala. Kahit yung reliyon. Tayo, Katoliko lang nandito sa payuktok ng bundok na ito. Hindi naka-witness dito. Praise the Lord. Hindi nakasaksi. Ang tanging saksi ay ang Katoliko na nagkatayo ng simbahan dito. Ito na yung nasaksi si San Pedro. Only one church. Si San Amen. Thiago, si San Juan. So ang ganda dito, Brother Paul, ipatingin mo sa ating mga mahal sa na kapatid. Mahal na kapatid ng mga saksi? Ganon. Ganon kataas yung... Na hindi sila nakasaksi? So dati, nababasa lang natin ang kaganapan sa Transfiguration. Pero ngayon, nandito na talaga tayo sa Bundok Tabor. Here in Mount Tabor. Praise the Lord. God's blessings. Oh, ba na po kami doon sa iwa para sa group pictorial. Dito tayo sa simbahan sa harapan, pero dito sa bakuran maraming mga bulaklak. The Transfiguration. Okay, thank you. Ito yung nasa harapan ng simbahan ng harapan ng Transfiguration. Transfiguration Church. One more.
So meron tayong group photo. Then po, alis na po kami mula sa Mount Tabor. God bless po sa inyong lahat at patuloy lang sa pag-subaybay sa ating YouTube channel, ang Crusaders channel. At maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin na makapunta dito sa Holy Land. Sana ay pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless po sa inyo.